Hanggat tayo, mga tao, hanggat hindi tayo nakasuko sa Diyos, wala tayong totoong mga kaluluwa. Let me explain. You are just dead. Huh? If you are living for money, you will be enslaved by money. Kaya pag natanggal ka sa trabaho, galit na galit ka. Pati boss mo gusto mong patayin. But if you're serving God, tinanggal ka, hindi mo nakikita yung boss mo. Nakikita mo yung kamay ng Diyos involved in your life. Tama? Minsan, di ba, mga mana, kinuha ng kamag-anak, inubos, galit na galit ka sa kamag-anak. Ang Christian, hindi nila nagagawa, hindi siya magagalit. Bakit? Because God is their inheritance. Hello? Kaya yung nakikipag-away dahil lang sa mana, baka yun ang Lord mo. Di ba? Kahit sa asawa. Kung asawa ang buhay mo, pag iniwan ka, patay na. Ba't mo ko iniwan? Grabe kang asawa, aswang ka pala. But if your life is founded on Jesus, yung asawa, iniwan ka, hindi ka naman iniwan ng totoo mong asawa, the groom, because you are part of the bride of Christ. God will take care of you. Amen? Kaya alam nyo yung taong hindi si God ang sentro ng buhay nila. Pag nawala yung boyfriend, papakamatay na. Walang likes sa Facebook, papakamatay na. Para baga ang buhay niya sa likes. Huwag kang mag-alala kahit dislike pang binigay sa'yo. Si God, I like you. Diba? I will always like you. I will never leave you because I like you. Kaya kahit talikuran ka ng tao, if God is your God at hindi ka niya tatalikuran, you can still encourage others.